Ito ang tumambas sa amin sa pagpunta namin sa isang baybayin na Mulugan, El Salvador City. At nakakamangha ang mga tanawin. At makikita mo rito ang mga natural na mga environment. At ito po'y inaalagaan. Sana po ay ma-maintain ito para po mayroong mapupuntahan sa ating mga kababayan, sa ating mga kabataan at sa ating mga matatanda na maging daan para po makarelax ang kanilang utak at isipan, lalo na ngayong panahon ng summer. Dahil sa init ng panahon, di mapigilan na hindi mo maintindihan kung ano ang gagawin. At dito po sa baybayin, dagat ng Mulugan, El Salvador City, isang lugar na pwede kang makapag-relax kasama ang iyong pamilya. At ito pong lugar na ito ay libre para sa lahat na gustong pumunta. Kaya ako po ay namangha kasama ang aking mga anak at ang aking pamilya na aming napuntahan ang lugar na ito na nakakamit. Halos isang taon hindi kami makapunta rito. At ito po ang aming nakikita at naramdaman namin ang kaligayahan. Pag-aalala kung ito po ay hindi maaalagaan ng ating gobyerno, dahil itong lugar na ito ay malaki ang tulong para sa ating susunod na henerasyon kung ito po ay mapreserba. Pero hindi natin alam ang susunod na mga leader sa ating bansa, sa ating nayon. Ang importante ngayon po ay ma-enjoy natin ang isang lugar na libre para sa lahat ng mga kababayan natin na pumupunta rito. Madaling araw kung ikaw ay makapunta rito. Malamig ang simoy ng hangin at mahalimuyak ang pakiramdam mo dito sa hangin. Mararamdaman ang lamig at kaligayahan. Makikita natin ang karagatan malinaw at maraming mga maliliit na mga sasakyang pangdagat na ginagamit sa ating mga kababayan na mga mananagat. Dito po sila kumuha ng kanilang mga pamumuhay. Kaya makikita mo, madaling araw kung pupunta ka rito, sila po ay lumalayag dito sa karagatang ito. At makikita rin natin ang araw dito sa lugar. Kung umaga, malamig ang mararamdaman. At mayroon ding security guards na nagbabantay rito at marami rin ng mga taong pumupunta rito para po magpaparelax, relieve sa stress sa buhay ng mundo na hindi mo maintindihan kung ano ang mga nangyayari sa mundong ito. Dito sa lugar na pinuntahan na namin, maraming mga malalaking bato na pwede mo mapag-upuan at dito ka mag-relax. Pwede ka rin maligo rito at sinubukan namin maligo rito sa dagat na ito at sobrang malinis ang karagatan at hindi pa impluensyado sa mga at hindi ito nilagyan ng mga basura dahil binabantayan ito. At itong mga bato ang nagpapakita na dahil sa abuso ng tao ay nagiging ganito. Subalit ito'y sinubukan ng ating gobyerno na mapreserba sapagkat ito po ang kailangan ng ating mga kababayan lalo na sa gilid ng dagat. Dahil po marami pong mga kababayan natin na pumupunta rito lalo na pag Sabado at Linggo, mga weekend, marami pong maliligo rito at pumupunta kasama ang ilang pamilya. At dito po sila kumakain, dito po sila nagsasaing, at dito na po ang iba magdamag silang nag-standby rito. Dahil po sa sobrang ganda ng karagatan at malinaw po lalo na pag umaga. At pagkahapon, tumataob po ang dagat, medyo lumalaki siya. Pero ang hangin, patuloy pong mararamdaman ang lamig at ligaya ng ating mga kababayan sa mga pumupunta rito. Kaya inanyayahan natin ng lahat ng mga kababayan natin gustong pumupunta rito. Maging masaya ang araw at oras ninyo.
anak.